Isiniwalat ng dating opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang umano'y korupsyon sa loob ng ahensya. Ayon sa informante na si Jeffrey Tumbado, dating Executive Secretary ni LTFRB Chair Teofilo Guadis, aabot raw sa 5 milyong piso ang halaga ng kada transaksyon ng ahensya. Plano rin ng company Tumbado na magsampa ng kaso laban sa opisyal. Si Crisa Lopez para sa detalye ng balita. Matapang na ibinunyag ni Jeffrey Tumbado ang mga umano'y anomalya na nangyayari sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tinawag nilang Lagayan Scheme. Si Tumbado ang nagsilbing dating Executive Assistant ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na tinawag din itong Bagman. Pagdating nilalino ko, walang nanghihingi, kundi may naglalagay. Kung wala naglalagay, wala naman ganyan eh. Ito ang isiniwalat ni Tumbado sa pulong balitaan sa Quezon City na inorganisa ng manibela. SOT. Pag-amin ni Tumbado, nagsimula raw ito noong Marso pa ng kasalukuyang taon dito na pag-usapan kung paano magbebenepisyo ang ahensya sa pagmomodernisa ng mga pampublikong sasakyan. Paliwanag ng dating opisyal, halos araw-araw mayroong pinapatrabaho o lumalapit sa kanya na tao upang mapabilis ang proseso ng mga papeles na kailangan sa LTFRB. Kung nais daw na magkaroon ng ruta at prangkisa, kailangan maglagay ng paunang bayad na tinatayang na sa 2.5 million pesos para sa pagpoproseso. Kaliwaan daw umano ang bigayan sa oras na matapos ang proseso at iaabot na ang papel, saka ibibigay ang karagdagang bayad na 2.5 million pesos. Sa kabuuan, 5 milyong piso ang inilalagay sa ahensya upang trabahuhin ang nais ng mga lumalapit sa mga tauhan. Tapos medyo nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na kung ano ang dapat na makapag-benefit sa amin. Pakisuyo sa akin na ito, nagpupunta, asikasuhin mo. Ayun, hanggang sa regular na yung mga ito. Siguro, halos araw-araw may mga ganyan na ako nilalapitan, ako ang binugulungan. Maging ang mga regional offices ng LTFRB, mayroong umanong kota buwan-buwan. Naglalagay din daw ang mga ito ng 2 milyon sa central office. Sa ad ni Tumbado, mayroong sinusunod na utos ang LTFRB mula sa nakatataas. Subalit, hindi na muna ito pinangalanan ng dating opisyal para na rin sa kanyang seguridad at payo ng kanyang abogado. Hintayin na lang daw ang pagsasampaniya ng kaso sa Office of the Ombudsman. Napagdesisyonan ni Jeffrey na lumutang sa media at sa publiko upang maitama ang mga mali. Giit ni Tumbado, isa siyang buhay na ebidensya sa nangyayaring korupsyon sa loob ng ahensya. Bukod sa mga hawak niyang screenshot at voice recorder na nagpapatunay ng mga pag-uusap ng mga opisyal. Okay, gusto ko lang na itama ang lahat. Recorded. Nagsilbi daw si Tumbado bilang bagman na nagdadala ng pera o cold cash na nasa loob ng paper bag na mula sa bangko. Mula February 2023, nagtrabaho siya bilang head executive assistant at nag-resign sa kanyang trabaho noong nakaraang buwan. Ilang beses din daw na lumapit sa kanya si Guadis kaugnay nito, ngunit hindi niya magawang kausapin ito. Paglilinaw pa ni Tumbado na hindi lang si Guadis ang kumikilos base sa ibinababang marching order at maaaring biktima lamang din ng chairman ng ahensya. Sa transport, papunta sa kanya, papunta kay ganito. Inuulit ko, hindi lang si chairman, kumbaga hindi lang siya yung kumikilos dyan, kaya siya meron pa nga. Utos? Instruction. Parang marching order. Sa kabilang banda, magsisilbi ang grupong manibela bilang co-complainant ng isa sa pangkaso ni Jeffrey Tumbado na Anti-Graft and Corruption Practices at RA-11032 o ang Ease of Doing Business Act. Bilang panawagan din, magsasagawa ng tigil pasada ang grupo sa harap mismo ng tanggapan ng LTFRB, Department of Transportation at Malacañang. Magpapatuloy ang pagpapalabas ng anunsyo ng grupo sa mga susunod pa nilang pagkilos. Kayo yung magnanakaw, kayo pa yung may lakas ng loob na kami ay gipitin.
Kaya ho, kami, lalaban ho kami. Hanggang sa Malacanang, pupunta kami. Sure. Samantala, nagbigay rin ng pahayag si LTFRB Guadis kaugnay sa mga aligasyon na ito. Sagot ni Guadis, mananatili raw ang kanyang ahensya na patas sa paglilingkod sa bayan bilang pagsunod sa Anti-Red Tape Act. Handa rin daw ang tagapamuno ng kagawaran na harapin ang mga kasong isasampa sa kanya. Gayun din, pinasalamatan din niya ang mga tao at grupo na patuloy ang paniniwala sa ahensya upang magbigay ng kalidad na serbisyo sa publiko. So, para sa Your TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.